talagang maalala. Aba, hindi lang Ilyan ang interesado sa'yo, kundi pati yung babaeng yun. Ano bang ginawa mo? Wala talaga akong maalala. Sana meron. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo napilitin yung sarili mo. Dahil kung sa akin nangyari yung nangyari sa'yo, mas gugustuhin ko pang kalimutan ng lahat. Tulad nung namatay yung nanay at tatay ko, hindi naman violente. Dahil sa sakit, tuwing naaalala ko yung mga araw na yun, gusto kong kalimutan yun. Dahil naiiyak ako. Oy! Bago kayo magdrama, uwi na tayo! Dali na! Baka nag-aalala na si Chong. Uwi ka na! Ay! Sakit! Umamin ka na! Nasaan si Dr. Roland Reyes? Sino ang mga kasambat mo? Sir, wala po talaga akong alam sa mga sinasabi niyo. Nakunan ka ng camera ng Channel C na ikaw ang pumunta ron at nag-identify ng exact location ni Princess. Hindi mo pwede itanggi yun! Sir, di ba galing ho kayo sa bahay ko? Nakita niyo naman ni bakas po nung sinasabi niyo. Wala eh. Tsaka talaga nagka-interest lang po ako dun sa pera. Yun lang ho yun. Huwag kang pasisiguro. Dahil kung ano man ang tinatago mo, malalaman namin. Eh, wala nga ho eh. Mang mukhang nagsasabi naman ng totoo eh. Hinalugog namin ang buong bahay niya at ang paligid nito. Wala kami nakita. Wala ko talaga alam doon siya. Papasok ako sa loob at kakausapin ko siya. Ho! Hindi ho pwede ma'am. Bawal po. Lumabas mo na kayo. Kilala mo ba ako? Matagal po akong nawala sa sibilisasyon. Sa bundok po ako nakatira. Kayo ba si Judy Ann Santos? Claudine? Hindi ka nakakatawa. Kapatid ko ang nawawala. At itong isinulat mo sa papel na ito ay pamangkin ko. Paano mo nalaman ang tungkol sa music box? Yung tungkol naman po doon sa music box, nakita ko po yung kung saan bumagsak yung sasakyan. At yung kwento tungkol doon sa bata, pinagtahi-tahi ko lang po yun kung nung napanood ko si Barbara Reyes sa TV. Nagka-interest po ako doon sa malaking pera. Ganun ba? Oo. Kasi may mga detalye dito sa sulat na to na tanging pamilya ko lang ang nakakaalam. Nasaan ang music box? Pakakawalan ka namin ngayon na ito. Pero alam ko, buhay pa ang bata. At kung saan mo man siya tinatago, mahanap ko rin siya. At manda ka! Chong Yadong! Chong Yadong! Chong Yadong! Sinasabi ko na nga ba? Na-discover na lang dito pa ang umuwi at bumabalik si Lolo Edong at kinuha siya! Chong Edong! Bilisan nyo! Kunin nyo lahat ng gamit nyo at kailangan natin umalis dito! Bakit po? Bakit po? Delikado ang buhay natin. Merong gusto pumatay. Lalo na sa'yo! Huh? Talaga po? Sino po siya? Huwag ka nang magtanong. Ang importante, kunin nyo yung gamit nyo at lalayas tayo rito. Pupunta tayo ng Maynila! I'm staying here. Wala akong pakialam kung patayin nila ako. Hoy! Jackie! Ay! Ano ba? Kunin nyo na yung mga gamit nyo. Alis nga tayo eh. Sino po yan? Si Edong. Oh, Kuya Edong. Dali, Say. Po. Trivia, nandiyan ba? Ah, nandiyan po. Sandali lang. Pasok po kayo. Sige, sige. Ang ganda ng bahay. Oo nga. Ang laki.
kita mo. Sabi sa inyo, mayaman si Chang niyo eh. Sandali lang po, ganda. Gising. Ganda! Ganda! O, kita niyo? Laki! Sobra! Ma'am, ma'am, andito po si Kuya Edong. Andito po si Kuya Edong, ma'am. Sino? Si Kuya Edong po. Alastres ng pandaling araw. Sino yan? Rivia! Kuya! Kuya Edong! Naku naman, napadalaw ka. Alastres talaga ng umaga. Kamusta ba? Naku, ito. Oh, sino to mga to? Mga pamangkin mo. Ito na ba yun? Ay, kayo. Si Chang Toribia. Si Chang. Si Bruce. Bruce, ang laki-laki na. Si Jackie. Jackie. At syempre, si Josa. Ay, naku. O yung kaisa-isa kong anak, si Bam Bam On, di ba? Ang ganda-ganda. Balak ko yan, isali ko yan sa lahat ng beauty contest. Di ba? Ready ka na matalo? Pasensya ka na, Bam Bam. Kasi medyo palabiru to si Josa. Medyo matabila, no? Nauhaw kayo, gusto niyo ng juice? Sige na, patimpla ka ng juice. May lasa na wala. Ay, ano? May wala. Sige po, na po. Naku, ano bang magbabakasyon ba kayo dito? Wala namang kaming planong magbakasyon dito. Ah, talaga? Mm-hmm. Plano sana namin makitira muna. Ano? Kuya naman! Dami-dami kong border, sisiksik pa kayo! Please naman, oh. Kasi mahabang story eh. Kailangan namin may matiran dito sa Maynila. Please naman. Pambira naman? Eh, wala naman ako ibang kamag-anak pa na pwedeng lapitan, na buhay. Ikaw na lang yon. Ngayon, kung mawawala ka na sa mundong ito, di... Ay, Kuya Edong! Gusto mo pa akong patayin yan? Makikitira na nga kayo. Bam Bam! Cancel na yung juice na yan! Ha? Huh? Sige. Tulog naman pala eh. Matutulog pala kayo dito eh. So, eh, halika na. Tara. Eh, bam, bam, bam! Saan kayo pupunta? Sa taas. Sa kwarto po. Dito, dito. Ay, sa baba. Dito. Kasi maraming borders si Chang, kaya doon tayo sa baba. Tara. Kids, bibigyan ko kayo ng aircon. Super cool. Yeah. Ooh, sarap. Gusto ko naman. Toribia, sobra ka. Alam mo bang nasa ilalim kami ng bahay mo? Etong ilalim nito, susunod dito, impyerno ni. Kanina lang unti kumasalubong si Satanas eh, tapos bawal mag-electric pan. Si Satanas? Oo, babae pala si Satanas. Ay, nako! Basta, bawal pa anda rin yung electric pan! Grabe. Tegas mo. Oh. Di bale, mga anak, konting tiis na lang. Meron na ako nahanap na buyer dun sa lupa natin. Kaya, huwag kayong maingay kay Chang Toribia. Alam nyo naman yon. Hindi po tayo umalis doon. Hindi natin mabibenta yung lupa. Hindi tayo titira dito. It's all my fault. Huwag mo isipin yun. Kailangan ko rin naman bumaba na. Dahil lumalaki na si Bruce, lumalaki na rin si Josa. Gusto ko na rin silang mailagay sa magandang eskwelahan. Biro mo para makapasok sila, ang nilalakad nila, 5 kilometers. Tapos pag umuulan, hindi sila makapasok kasi madulas nga sa bundok. Hay naku, tama ka talaga, Chung eh. Hindi ko talaga ambitions na maging stewardess at lumalaki na ang mga muscles ko sa legs ko. Tcha! You're just telling me to make me feel better. Really? Uy, hindi ah. Gusto talaga ni Chung na bumaba kami. Nagkataon lang na napunta ka sa amin. At saka, delikado ko nga, di ba? Sige ka,
Baka bumalik yung gustong pumatay sa'yo. Mabuti lang nandito tayo. Masaya naman tayo, di ba? Ay nako, mabuti pa. Matulog na kayo. Sige na, higa na. Go. Tulog na kayo. Oy, 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 oy! Huwag mong bubuksan yan, sabi kuya eh. Sobra ka naman eh. Ano ba? Hindi ka na nagbago. Ah, bakit? Ikaw rin naman. Hindi ka nagbago ah. Batugan ka pa rin. Oh, anong gagawin mo ngayon? Wala ka ng trabaho. Nagsama ka pa ng mga palamunin. Hindi ako hospisyo. Eh di maghahanap ng trabaho. Kaya nga ako nandito eh. Ay! Naku! Kuya! Dito sa Maynila, pag matanda na, wala nang pakinabang. At sa totoo lang, kung wala ka namang pakinabang sa akin, eh naku, tsupi na kayo. Umalis na kayo. Huwag kayong dumagdag sa kamisadablihan ng buhay! Huwag niyo akong idamay dyan sa kamisadablihan ng buhay ninyo! Eh, wala na nga eh. Hindi na kami pwede bumalik doon. Kaya dito na muna kami. Wala akong pakialam kung nakapatay ka ng tao, tumatakas ka sa utang. Alam mo, isa lang naman magagawa mo eh. Ba't di mo ibenta yung bahay mo tsaka lupa mo? Hindi ba gabundok yung pagmamayari ng mag-asawa? Ba't di mo ibenta yon? Eh, isa naman talaga sa plano ko yun eh. Kaya ako lumuwas ng Maynila. Ibebenta ko talaga yung property na yun. Ngayon, pag naibenta ko yun, bibigyan kita ng malaking balato. Ba't di mo naman kasi sinabi ka agad? Siguraduhin mo lang dahil hindi na talaga uubra yung drama mo sa akin. Tsaka habang naghahanap ka dyan ng buyer para sa lupa mo, hindi libre ang tiranyo dito, no? Maghanap kayo ng trabaho. I-entrega niyo sa akin yung kita niyo araw-araw. Wala tayong pag-uusapan pa. Naintindihan niyo? Oo. Siya, maghanda ako rin ang almusal. Chong! Lumang kaya?